So hello guys, this is AD of Fifty Flex. And ngayon, titignan natin kung paano ba natin magagamit yung OBS sa Google Meet. Kapag kayo ay gumagamit ng Google Meet, edi gamitin nyo na rin yung OBS Studio para maging maganda yung inyong presentation. So bago tayo pumunta sa ating video ay kayo ay lagi mag-subscribe sa aking channel. At share nyo na rin itong video na ito, i-like nyo na rin ito, share nyo sa inyong mga Google Meet friends na din para lahat kayo maganda yung magiging presentation. So, ngayon sa ating video, titignan natin kung paano ba inyo magagamit yung OBS Studio sa inyong Google Meet. So, syempre, sa katulad ng iba mga program, kailangan natin ng mga prerequisite software para magamit itong method na ito. So una, syempre, kailangan nyo ng OBS Studio. Open Broadcaster Software Studio. So pumunta kayo sa website nila at i-download nyo kung ano ang kailangan ninyo i-download. At para naman sa Google Meet ata parang wala siyang kailangan i-download. Basta meron kayong browser, paborito nyong browser, pwede na kayong mag-start doon na meeting o mag-join ng meeting. At syempre, may kailangan pa tayong i-download na iba. Andiyan yung... Uy, doon ka, doon sa isa. Ito na naman yung operator natin eh. Doon. Yan, so kailangan natin ng BP Audio Software. Or yung Virtual Audio Cable, no? Search nyo lang yan. At i-download yung installer na babagay sa inyong OS. Tama na Windows o Mac OS. So, kailangan din natin ng audio monitor plugin. Download nyo yan at piliin nyo kung ano yung gamit yung OS. Mac OS or Windows installer. Ngayon, ano ang gagawin na natin? Paano na natin sila mai-implement? So, una, buksan muna natin yung OBS natin para nakasetup na siya ng kaunti. Yan ang OBS nyo. Black screen siya pero hindi ganyan yung mga scenes nyo. Ha? Tapos lalabas itong auto configuration. So, ang piliin nyo lang yung pangatlo, I will only be using the virtual camera. Then next nyo, and apply settings. So, wala na kayong paproblemahin pa sa kung ano man ang settings na gusto nyo gawin. Kumbaga, naka-auto configured na. Tulad yan ang sa kanyang sinabi. So, ako ay gumawa ng iba't ibang mga scenes. So, meron akong scene para sa audio mic. So, andun lang yung mga audio at saka microphone sources. At andun din yung inyong videos. Meron akong scenes para sa mga videos. Andun lang syempre yung mga videos natin at saka yung mga i-share natin mga presentation. Andun din yung ating... Meron din akong scene for the camera para doon ko lang ilalagay kung ano yung lalabas or camera na gagamitin ko. Tapos nyan, gumawa ulit ako ng scene. Yung scene naman na yun, andoon yung live camera mismo. Kumbaga, combination siya ng volume at saka ng audio mic. Ganyan din yung live camera, combination ng camera at audio mic. At kapag live silence naman, no cam, silence lang. So para kang naka-unmute at wala kang camera. So para sa audio mic, piliin nyo yung source na audio input. Tapos piliin nyo kung ano yung gagamitin yung mic ng device. Para sa videos naman, punta kayo sa sources at pumili tayo ng video. Media source. At kapag nakabili na kayo ng media source, yan, lalabas na siya. At yun din, gumawa ko ng display capture na sa sources para makakapture ko yung isa kong monitor. Or para doon ko ilalagay kung ano yung mga ipapresent ko. At meron din akong yan, lagay ko na yung live camera, tapos ang kukunin ko na lang doon sa sources is yung pinaka scene mismo. Yung video, ay yung camera at saka yung video.
So para gumana yung camera, gawa ta ano, lagay tayo ng camera. Alam mo bang ginagawa ng anong operator natin? Camera na. Ano sa camera? Uy. Ayan, oo nga pala. Para yung ano, kung ayaw nyo na ipakita yung video, yun, itagal nyo lang yung eye na yun. So, gawa tayo ng camera. Punta kayo ng video capture device. So, kung ano man yung USB or something na camera na nilagay nyo sa inyong computer or laptop, lahat yun mababasa ng inyong video camera device. Pwede nyo pang i-set up kung ano yung mga pixel nya or something, pero lagi kong inan yung default device default. So pumili ako ng camera ko, yan yung pang ano, animated camera, no? So kapag kunyari yan, pumunta tayo sa live camera. Makikita nyo lang yung mga video or presentation na nilagay ko dun sa video scenes. At yan. Kunyari kapag in-open naman natin yung ano, natin yan, video scenes naman. So kapag live camera, yan, live camera. Yung camera nyo at kasama yung inyong mic. So tulad nga na sinabi ko, naglagay din ako ng silent no cam. Para pinaka-safe way, no? Para kung kanyari nakalimutan nyo mag-unmute or magpatay ng camera, no? Ilipat nyo lang dyan. Pinaka-safe place, no? Dive silence, no cam. Ngayon, paano natin siya magagamit sa OBS, no? So, naka-open na yung ating camera sa OBS, ay sa Google Meet. No? Ay, naka-turn on na siya. Ganyan ang itsura niya. Turn on na rin yung ating microphone. So, para gumana siya, kung ano yung nakikita nyo sa OBS, nakikita din ng inyong mga participants sa Google Meet. Yan. Start nyo yung virtual camera. Pero, nakakainis dito, naka-flip siya. So, para magawa nyo yun, may kailangan pa kayong gawin. Punta kayo mismo dun sa mga objects na naka kailangan ng flip or unflip, no? At para sa gayon ay ma-flip natin siya. Nagtanong pa tong ano? Nakakainis. So tinitignan ko dito sa settings ng ano, wala siyang settings eh. Send resolution lang at saka receive resolution lang. So para magawa nyo, punta tayo sa OBS mismo. Operator OBS, pakita mo. OBS mo siya, OBS. Yan, punta tayo halimbawa yung video. Ano bang gagawin natin? Ano ko hindi yun sa filters eh. Wala, parang wala akong naiisip na filter na pwede makapag-flip ng inyong ano. So, ang pinaka-best way na pwede mong gawin is yung pinaka-source mismo, yung i-flip mo. Ano na ba? Or yung pinaka-scene na lang, yung scene na lang na gagamitin mo. Yung ang i-flip mo. Yan, tama. So kapag na-flip mo na siya at na-transform mo siya horizontally, okay na siya sa Google Meet. So, okay na tayo sa video. Paano naman yung mic? Sa mic, may babaguhin tayong settings. Mali yung napili kong mic sa ano. Lagi nyo piliin yung input nyo is cable output. Yun yung in-install natin kanina. Cable output, hindi yung mic na ginagamit nyo, yung gusto nyo gamitin. Kundi para sa Google Meet, cable out input. Para sa inyong input mic.
At para marinig kayo mismo ng inyong mga Google Meet friends, Google Meet participants, may dadagdag pa kayong mga filter. So punta ulit kayo sa scene ninyo, filters nyo yan. Mag-add kayo ng dalawang audio monitor. Isang audio monitor, yan yung lalabas para sa inyong Google Meet. So, halimbawa sa video, gusto nyo marinig din siya ng inyong mga participants. So, piliin nyo Google Input, keyboard input sa device yan. Yung next naman is, para sa audio monitor naman, is para naman kung gusto nyo marinig yung video, sound ng video, audio ng video sa inyong sarili, kung ano yung device na meron kayo. Halimbawa sa speaker ninyo, gusto nyo siyang marinig, yan, pili kayo ng device doon. So, sa akin, default ng ginawa ko. No? At para naman sa mic naman, madali lang kasi isa lang naman ang kailangan doon. So, sa mic nyo ay filter lang, isa lang audio monitor, tapos yung cable input, yung device yung piliin nyo. So, kapag yan yung setup na ginawa nyo, lalabas na lahat ng audio sa OBS papuntang Google Meet. So, yun lang guys. Yun lang, di ba? Napakadali lang. Ganun lang ang paggamit ng OBS sa Google Meet. So, kung may katanong kayo, nag-stream din ako sa Twitch, Facebook, at ganyan din sa YouTube. Pwede nyo ako tanongin doon. At kung patuloy kayong mag-like, subscribe sa ating page. And see you guys in the next video. Bye-bye!